Isang magandang araw po muli sa inyo mga kapatid. Mag-updates lang po tayo patungkol po kay Dimple Morcillo. Marami po kasing nagtatanong kung nasaan na po si Dimple. Mga kapatid, si Dimple po ay lumayas na po. Opo, lumipat na po sila ng tirahan dahil hindi na po nila kinaya yung pressure, yung mga galit na netizen, yung mga galit po sa social media. At ayon po sa kanila, meron daw po nga nagbabanta. Siguro mga kapatid, sa social media lamang po yun. Hindi naman po siguro abot sa punto na pagbabantaan po sila personally, o yung may pupunta po sa kanilang bahay at magbabanta. Hindi naman po siguro ganun mga kapatid. Siguro dahil sa dami po ng attention na nakukuha nila sa mga basher po, ay natatakot po sila. Kumbaga natatakot po sila sa kanilang sariling multo. Well, anyway mga kapatid, sa kanilang paglipat, sana huwag po maapektuhan. Kasi pag lumipat po isang tao, siyempre magbabago po yung address. Ngayon po mga kapatid, nakasampa na po kasi yung kaso. Yung Sabina po, hindi ko po kasi alam kung makakarating pa. Kasi nag-iba nga po sila ng tirahan. Well, sana naman po matanggap po nila kasi kailangan po nilang umaten sa hearing dahil napaka-importante po ito. Inaabangan po ito ng marami, milyon-milyon pong tao sa Pilipinas at sa ibang bansa mga kapatid. Dahil pinag-usapan po ito worldwide. Opo, ganun po kasikat si alias Linda Dimple Morcillo. Mga kapatid, sabi nga po ng kanyang anak, malay nyo po, o sabi po ni Idol Rappi, malay nyo po sa korte o sa piskalya ay mapag-uusapan pa sa magandang usapan. Well, anyway po mga kapatid, sabi nga po ng kanyang anak ay hindi naman daw po mahirap ang magpatawad kung siya lamang daw po ang tatanungin. Ang sabi pa nga po niya ay kukumbinsin po niya ang kanyang tatay dahil naawa din po sa kanyang o sa pamilya po ni Dimple Morcillo. Pero mas naawa nga po daw siya sa kanyang tatay. So malay niyo po, may chance pa eh. May chance pa na pwedeng mapatawad itong pamilya ni Dimple Morcillo. Depende na lamang po kung anong gagawin nilang pakiusap dun po sa piskalya. Sa ngayon po kasi mga kapatid, ay naghihilom pa yung mga sugat physically na tinamo po ni Tatay Alexander. Kaya sa ngayon, kahit magmakaawa po sila noon sa programa po ni Idol, ay hindi po obra yun. So malay nyo, someday somehow mga kapatid ay magbago po ang isip ni Tatay Alexander. So abangan po natin mga kapatid, siguro tumutok po tayo sa Wanted sa radio o sa Rappi Tool po in action para sa karagdagang updates. Ewan ko kung ilang anong part na po ito, pang part 8 na po o yata o pang part 9. Ganito na po kadami ang parang teleserye na po dun po sa programa po ni Idol. So yun lamang po mga kapatid, huwag po natin kalimutang mag-like and subscribe at pindutin po yung tiny bell para updated po kayo pag meron po akong mga bagong videos. Maraming salamat po.